Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat SK Beng. Ngayong araw, October 3, 2020, ating tatalakayin ang advisory tungkol sa Satellite Travel Pass Processing Office, I Love Taguig TV, at COVID-19 case update sa ating lungsod. Para po sa advisory tungkol sa Satellite Travel Pass Processing Office, pansamantalang ililipat ang Satellite Travel Pass Processing Office na nasa Hagunoy Sports Complex at isasagawa ang serbisyo sa Eusebio Elementary School simula ikadalawa hanggang ikalima ng Oktubre para sa Travel Pass application at iba pang kahalintulad na transaksyon. Upang mas mabilis at maayos makapag-apply para sa Travel Pass, ihanda ang mga sumusunod na requirements. Medical certificate mula sa health center, listahan ng pangalan ng mga individual na bibiyahe, copies ng government-issued IDs ng mga taong bibiyahe, pati na rin ng mga driver ng sasakyang gagamitin. Purpose of travel, place of origin kung saan nakasulat ang kumpletong address, destination kung saan nakasulat ang kumpletong address, petsa at oras ng inyong departure, inaasahang petsa at oras ng inyong arrival, vehicle type, color at plate number, and contact details ng lahat ng pasahero. Maaaring ipadala ang inyong travel pass application online sa COVIDPAC at tagiginfo.com na may subject line, Travel Pass. Tungkol po sa I Love Taguig TV, inilunsad kamakailan ang I Love Taguig TV sa pagnanais na makalikha ng Taguig City ng platform kung saan mapapanood ang mga information video segments ng lungsod at makapagbigay ng iba pang paraan upang ang impormasyon ng Taguig City ay makarating sa mamamayan. Panoorin ang informational segments ng lokal na pamahalaan. Taguig Daily Report, Source of Strength o SOS Time, Education Hour, Taguig Weekly COVID-19 Report, Salita ang Kabataan at iba pang important videos sa I Love Taguig TV. Mag-subscribe sa ILTV upang sama-samang lumawak ang ating kaalaman sa mga news at updates na nagaganap sa ating lungsod. I-click din ang notification bell button para maging updated sa mga bagong videos. Tungkol po sa COVID-19 case updates, narito naman ang COVID-19 updates as of October 2, 2020. Confirmed 7,666, recovered 7,197, died 59, active 410, PCR test 54,766. Nakapagtala ang Taguig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit o SEDSU ng 44 na kaso ng coronavirus at 77 na karagdagang recoveries nitong huling 24 na oras. Sa kabuuan, ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ay 7,666 at 7,197 recoveries. Dalawa naman ang naitalang nasawi sa sakit. Ang kabuuang bilang ng mga nasawi ay 59 na may 0.77% case fatality rate o CFR, habang ang bilang ng mga active cases sa Taguig ay umabot na sa 410 nitong October 2, 2020. Ang recovery rate sa Taguig ay nasa 93.9%, resulta ng 77 na karagdagang recoveries, layo ng lokal na pamahalaan na sa pamamagitan ng prevent, detect, isolate, treat, at reintegrate o PDITR strategy na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at makamit ang ligtas at coronavirus-free city. Dahil sa agresibong aksyon ng lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit, ang Taguig ay nananatiling may pinakamababang active cases sa National Capital Region. Ang Taguig rin ang may pinakamababang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa buong NCR. Ang pagtaas ng bilang ng mga naitalang kaso ay nagpapakita ng pagsisikap ng ating pamahalaan upang maihatid ang mga serbisyo sa mamamayan sa pamamagitan ng active case finding at testing. Ang lungsod ng Taguig ay nakapagsagawa na rin ng 54,766 PCR tests sa pamamagitan ng smart testing program, kasama na rito ang drive-thru testing, testing na isinagawa mula sa mga health centers at testing ng SEDSU. Patuloy na pinapaalalahanan ang lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ang pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad.
maging inform at siguruhin na sinusunod natin ang mga safety at health protocols na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Magandang araw muli sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyo, SK Beng. Maraming salamat, Dr. George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.